kay inyo is about how mutual fund works and paano ba talaga umpisa nitong mutual funds. Okay, so but before that, bago tayo mag-umpisa, no, so marami naman po sa atin is familiar na with the stock market, mutual funds, or gusto talaga matuto. Pero tatanungin ko muna kayo, no, may pang-invest po ba tayo? Baka mamaya umaten tayo dito, aralin natin siya, is hindi pa natin alam kung saan natin kukunin yung pang-invest natin. No, kasi ang mutual fund po is actually a not a source of daily income. No, ang mutual funds po is ang goal setting natin is for the future. No, so ngayon, alamin muna natin saan ba tayo kukuha ng pang-invest na pwede nating ilagay talaga sa mutual funds or sa ating stock market investment. So first, I encourage you to learn to manage your personal finances. No, so baka meron po dito na nakapag-attend din ng IMG Financial Literacy class. No, so maganda po umpisahan po muna natin sa learning. No, aralin natin how to manage your finances at kapag natuto tayo maghawak ng pera natin, meron na tayong pang-invest. No, at ayun nga, yung maganda sa program ng IMG is ituturo din sa atin paano tayo makakapag-start ng mutual funds. No, which is, i-discuss ko nga siya later. And one of the concept na tinuturo po namin in IMG is the abundance formula o yung 10-20-70. No, sabi nga po dito, this is the solution para makasave tayo. Pay God and yourself first. So paano ba tong allocation na to or yung budgeting natin per month? No, so out of our 100% income, ang first goal po pala natin is 10%. So we give back to God po, no, sa church, ministries, communities, saan tayo nag-grow. And the 20%, yan po yung isa-save and ini-invest natin. And the 70%, ito po ang panggastos natin for our daily needs, for our family. No, so kung natutunan mo na to, na-handle mo na yung finances mo, may 20% ka na from your income. Yun na yung i-invest natin. No, so again, try po natin i-apply itong abundance formula. Siyempre, before we proceed to investing, no, i-check din natin ang ating financial situation. So i-assess po natin yung sarili natin kung nasang situation tayo ngayon. No, so nasan tayo dito, sa right side o sa left side? No, so walang healthcare, income protection, medyo maliit, o yung life insurance natin, medyo maraming debts, walang emergency fund. Then baka gusto natin puro investing, investment yung gawin natin. No, so ang goal po natin dito is not only to invest but to build our solid financial foundation, no, which is ito nga yung nandito sa right side. So ito po yung solid financial foundation, no. So ibig sabihin lang po niyan, like building a house, kailangan matibay po yung ating finances, mag-build tayo from ground up, no. Kasi ang mahalaga po habang nag-i-invest tayo, kailangan meron tayong healthcare support. No, yung health card, yung kapag kailangan natin ma-admit sa hospital, meron kagad tayong magamit. No, short term and long term. No, so habang nag-iipon tayo, kailangan may support tayo niyan kasi baka mamaya magkasakit tayo, hindi natin matuloy yung ating pag-iipon, pag-i-invest, mauubos din 'yan. 'Di ba? Isang sakit lang kayang ubusin. At kailangan pagdating din ng ating older years o ng retirement years natin, hindi lang din puro investment. So kailangan may healthcare din tayo. No, kasi 'di ba sa pagtanda doon talaga lumalabas ang sakit. So akala ko din dati noon pag tumanda na okay pag marami ng ipon or investment. So hindi rin pala, no? At worst case pa, paano kung habang nag-i-invest tayo or nag-iipon tayo, ang nangyari ay na-die tuso naman tayo. Kinuha tayo ni Lord. So paano naman yung family na umaasa sa atin? No, so kaya kailangan habang nag-iipon tayo, may life insurance protection din tayo. No, para kahit maliit pa yung ipon, so kung may insurance ka, malaki yung maiiwan sa family. At pangatlo, no, so baka mamaya naman nag-i-invest tayo pero may mga debts pa tayo na mas malaki pa yung interest kumpara sa ipon na sa investment, sa kinikita ng investment natin. No, so kailangan matutunan din natin how to well manage our debts. And dito sa IMG, may program din po tayo dyan. Then,
emergency fund. So kagaya ngayon, 'di ba, may crisis tayo. Paano kapag biglang nawalan ng trabaho or ma-extend yung lockdown? No, anong immediate cash na pwede nating magamit? 'Di ba? So kailangan may support din tayo at least times 3 of our monthly income. Yung po ang ating emergency fund para sa mga ganitong crisis na kagaya na i-experience natin ngayon and other emergencies pa. And saka po natin i-maximize talaga ang potential growth ng pera natin through investing. So ano ba ang unang pumapasok sa isip natin pag sinabi investment or investing? Diba yung something na binili mo na in the future pwede mo siyang ibenta at a higher price. So yung pwede mong pagkakitaan. No? So yun po yung usually term for the investment. Pero bakit nga ba talaga mahalagang matutunan natin ang tamang pag-i-invest? Why do we need to invest? First is to prepare for our future. No, so inflation eats up the value of our money. So habang lumilipas yung panahon, lumiliit talaga yung value ng pera natin or nagmamahal yung bilihin. Low savings. So magkano lang ang interest rate sa regular savings account? No, so sino po ba sa atin ay may mga savings account sa bangko? So magkano lang interest, 'di ba? Sobrang liit, no? You have responsibilities to take care of. No, so lahat tayo dito may mga responsibilities. And you cannot work forever. So hindi po habang buhay kaya natin magtrabaho. So kung OFW ka, hindi habang buhay kailangan nagtatrabaho abroad. Hindi habang buhay kailangan malayo sa family. Diba? And hindi rin habang buhay kung nandito tayo sa tennis, nagtatrabaho. No? And you have life dreams or goals. So lahat po tayo dito may mga pangarap. Tama po ba? Chat nga tayo dyan sa chat box if may mga dreams tayo. House and lot, own a business, car, travels, and be financially free. So libre lang naman daw po mangarap, no? Pero yung mga dreams na yan, hindi siya libre. Lahat talaga kailangan natin pag-ipunan. No? So at kapag meron ka ng dream goals, alamin na natin. So ano ba yung right investment vehicle para dun sa different financial goals mo? No? So different goal, different financial instrument na paglalagyan natin. So kung pang emergency fund yan, immediate kailangan ma-withdraw kagad natin yan during emergency. So liquidity, ibig sabihin ng liquidity, madaling ma-convert to cash. So anong financial instrument yung paglalagyan natin? So deposits or money market o yung ating savings account. Home repair. No, so short term po siya usually pagpapagawa sa bahay o okay, kung ano mang repair na kailangan natin. Again, liquidity nandiyan pa din. Bonds, time deposit, kasi time deposits mga 3 to 6 months 'yan. Education, so medium term. No, so again, depende rin kung gaano katagal before mag-college yung kids mo. No, so growth plus liquidity. So we recommend balance fund or premium deposit fund. Fourth is retirement. No, so sa retirement, long term po ito, no? Ang ano talaga to prepare for retirement is 20 years of savings or investing, no? High growth. So kailangan paglagyan natin is equity funds or stock market at ito nga mutual fund, pwede ring real estate. Pero ayun nga po, no, habang nag-iipon tayo, kailangan may protection pa din tayo. And long term 'yan. Kapag protection guarantee. No, pag nagkasakit ka, kailangan may immediate ka magagamit. So, we need healthcare. No, maday too soon, kailangan guaranteed may makukuha yung family natin. We have life insurance. So, kailangan maaral din po natin yan. No, so, before we proceed, para mag-focus naman tayo sa mutual fund, i-play lang natin to short video clip about mutual funds. Kami investor ang wala tagang oras, pasensya o kakayahang bantayan ng stock market. Para sa kanila, mas okay pang ibigay na lang ang pera nila sa isang expert na siya nang bahalang dumiskarte kung saan mag-i-invest. Ang expert na yan ang tinatawag na fund manager. At ang lahat ng perang binibigay sa kanya ay nilalagay sa iisang pondo. At ang pondong ito ang tinatawag na mutual fund. Ang mutual fund ay ang pinagsama-samang pera ng maraming tao at kumpanya. Depende sa diskarte ng fund manager, iniipon ito at maingat na ilalagay sa iba't ibang investments tulad ng stocks, bonds, money market, o maging ibang mutual funds mismo. When you invest in the stock market yourself, para kang nagmamaneho ng sarili mong kotse. On your way to becoming rich, pwede kang dumaan kung saan mo gusto,
bahala kang mag-shortcut, long cut, stopover. Diskarte mo na yan talaga. Pero kapag sa mutual funds ka nag-invest, para kang sumakay sa jeep. Unang-una, may mga rota yung mga yan. This means they cannot invest everywhere. They can only invest in certain things depending on how the fund was set up. The rules are set up when the fund is first created and the fund manager has to abide by them. Di ba parang sa jeep, hindi sila pwede dumaan kung saan-saan. Secondly, just like a jeep, there are fees. Whenever you invest in a mutual fund, you have to pay the fund manager. Much like the fees you pay when you get to a jeep. Yan, so ganun lang pala mag-invest sa mutual funds para ka lang daw sumakay sa jeep. No? So kung wala kang time, di ba, limited lang yung pang-invest mo, pero gusto mo talaga mag-invest sa stock market, and yun, kulang sa patience para aralin ito, highly recommended itong mutual fund. So again, nabanggit po sa video kanina, no? Ang ginagawa lang dyan, iniipon ng mutual fund company ang pera ng different investors. So iipunin yan. Then si fund managers ng mga mutual fund company na yun, sila yung mag-i-invest sa different investment platform like stocks, bonds, o nabanggit nga kanina, depende kung ano yung goal ng mutual fund company. Then kung anong return, yun ang ibabalik to investors. So ano bang advantage sa pag-i-invest sa mutual fund? Professionally managed. So may driver ka na, so pasahero ka na lang daw, no? Mga expert na po yan, sila na yung bahalang magmamanage yung investment natin. Very liquid, no? So kung kailangan talaga natin mag-withdraw or kailangan natin ng pera, so pwede po natin ma-withdraw yung investments natin. Diversified, no? So to different companies, marami na po yung pinaglalagyan niyan. Low minimum investment requirement. So 1,000 pesos lang to start. No, minimum sa mutual fund. Very transparent. So pinapakita po kung saan naka-invest yung or allocation ng mutual fund company. And strong track record. So in the past years, so maganda talaga yung performance ng mga mutual funds, lalo na kung long term yung goal natin. Safe and secured, so regulated po yan ng government, and gains are tax exempted. So yan po yung mga features ng isang mutual fund company. So magpapakita ko ng isang mutual fund na kasama sa nire-recommend namin in IMG. At kapag nag-member ka sa IMG, so let's say hindi ka pa member sa IMG, no? Once you enroll with IMG, so automatic investor ka na with Soldevo Strategic Growth Fund, no? So 1,000 pesos yun. So tingnan natin kung nandito yung features ng mga mutual funds. Ito yung naipon na fund under management ng Soldevo. So ibig sabihin, ito yung perang pinagsama-sama from different investors. So, 1,014,786,000. No, so kung investor ka na ng Soldevo, kasama na dyan yung pera mo. Initial investment, so that's 1,000 pesos. So tingnan natin kung saan naka-allocate yung mutual fund company na to na Soldevo. Top 10 holdings niya ay Ayala Land, SM Prime Holdings, BDO, SM Investment, BPI, International Container, Jollibee, Ayala Corporation, Eagle Cement, EEI Corporation. With a small amount of 1,000 pesos, investor ka na ng mga companies na yan. So paano nangyari yun? 1,000 pesos lang. Kasi nga, pinagsama-sama ng mutual fund company yung pera ng different investors. So parang nakikisakay lang din talaga tayo. Pero kapag kumita yung companies na yan, kumita yung mutual fund, syempre mag-grow din ang pera natin. So paano? Paano kikita? Or how it works? Paano po kikita dyan sa mutual funds na yan? So let's say, may example tayo dito. Kunwari, nag-invest ka ng 1,000 pesos to Soldevo Strategic Growth Fund. So ito yan, yung pinakita natin. Fund name, Soldevo Strategic Growth Funding. Date, May 1, 2020. No, so net asset value per share as of May 1, no. So kung nag-start ka rin ngayon, May 2, yan pa rin yung net asset value per share. So yun po ang binibili natin sa mutual fund, net asset value per share, so yung shares niya, no. So net asset value siya kasi different investments naman yung pinaglagyan niya, no. So 0.5778 per share. So wala pang piso.
No, so kung nag-invest ka ng 1,000 pesos, o let's say, nag-member ka with IMG, automatic may 1,000 pesos na yun, meron kang ma-acquire na 1,730 shares from Soldivo Strategic Growth Fund. No, so daily, gumagalaw po yung net asset value per share depende sa performance ng mga companies dun sa stock market. No, so tingnan natin, paano ba kikita yan? No, so 1,000 divided by 0.778, again, meron kang 1,730 shares. So kunwari, isang beses ka lang nag-invest, so one time ka lang naglagay, 1,000. No, then at the end of the year 2020, let's say December 31, 2020, example, yung net asset value per share ni Soldivo, naging piso na siya. No, so tumaas, naka-recover na after the crisis. No, so, imu-multiply lang natin yung number of shares na hawak natin to the current net asset value per share. So, kung piso yan, multiplied by 1,730 shares, yung pera mo o yung 1,000 pesos mo, 1,730 na. Earned 730 pesos or 73%. No? So, kumita, di ba? Compare kung nasa banko lang yung pera natin. Pero syempre, huwag naman 1,000 pesos lang. Yung goal naman natin, mag-invest, mag-ipon. So, dagdagan po natin sa mutual fund naman, at least 500 pesos, pwede kang magdagdag or mag-add ng investment anytime. No? So, depende pa rin sa'yo yan. Flexible. So, balikan natin. So, we have different types of mutual funds. So, nabanggit kanina, doon sa video, depende kung ano yung goal ng mutual fund company. No, so pwede siyang money market fund, pwedeng bond fund, pwedeng balance fund, or pwedeng equity fund. No, sa money market fund, ang allocation ng mutual fund company or saan niya ilalagay yung perang naipon ay sa different time deposits, special deposits, treasury notes, and treasury bills. No, usually ang average earning niyan 1% to 2.5%. No, so okay itong money market fund na mutual fund natin if short term yung goal mo, no, below 1 year, no, very short financial goal for safekeeping, no, para safe talaga yung pera natin. Hindi kasi nagpa-fluctuate yung price ng shares dyan, kaya mas okay yung return kapag short term, no. Bond fund, ito naman yung mga parang umutang sa atin, yung government or corporation. So meron tayong mga corporate bonds or treasury bond na doon naman nilagay ng mga mutual fund company yung pera natin. So, average earning 4% to 6%. No? So, recommended length of stay 1 to 2 years. No? So, again, i-align natin ang investment mo kung gaano katagal mo siya kakailanganin. Diba? Equity fund. So, kagaya ng ating Soldivo Strategic Growth Fund. So, equity fund po yan. No? Sa stock market talaga siya nilalagay. So, shares of stock or equity funds. Average earning performance in the past years, 15 to 18%. Recommended length of stay, more than 5 years. So, 5 years and up. No, so, maganda talaga siya for long-term financial goals for retirement, children's college education, o kaya bibili ka ng future house and lot. No, at kung medyo gusto mo is 50-50 ka lang, so, meron balance fund. So, combination niya ng bonds and equities. So maganda din yung earnings niya, nasa around 12 to 15%, no? So medium to long-term goals. So let's say 3 to 5 years, no? So titingnan natin again pag magi-invest tayo is kailan mo ba siya kakailanganin, no? So meron po tayong tinatawag na the higher the risk, the higher the reward, no? So ang pinaka-risky po talaga is the equity fund, pero the projected reward niya is mataas talaga, no? So i-align natin kung ano ba talaga yung para sa atin or para saan ba talaga yung goal nung pag-i-invest natin. And here are some of the mutual fund, the top mutual fund company sa Philippines, and yan din po yung mga partners ng IMG. No, so at itong mga mutual fund companies na to, may mga different types of mutual funds din. No, so let's say some of the screenshot na nakuha ko online is kunwari yung Atra Mutual Fund. So meron siyang balance fund, may equity fund, Alpha Opportunity Fund, may dollar fund din, corporate bonds, Soldivo, meron tayong strategic growth fund at merong Soldivo bond fund. Ang Sun Life, ganun din. So may mga different types of
mutual fund. So, i-align na nga lang talaga natin. Depende kung gano'ng katagal yung goal natin. No? So, wala naman talagang holding period sa mutual funds kasi anytime pwede mo withdrawin, anytime pwede kang magdagdag. Pero, yung length of stay niya is doon natin malalaman yung potential growth din ng mutual fund. No? So, ang big question na lang dyan is, guaranteed po ba ang kita sa mutual fund? So, hindi po. So, wala pong, hindi po guaranteed ang income sa mutual fund. No, pero may maganda talaga yung potential growth niya, no, kasi napa-fluctuate talaga yung ano eh, yung stock, so hindi siya guaranteed, no. So pero may mga strategies na pwede tayong gawin para masigurado natin nakikita talaga yung investment natin to a mutual fund, no. So magbibigay ako ng sample scenarios na pwede nating pagbasehan, no, kung safe ba talaga mag-invest sa mutual fund. Kasi ang dami natatakot mag-invest sa stock market. Di ba? Napa-fluctuate yung price, babagsak, tataas. Na pag bumabagsak, gusto na kagad, natatakot na, pinu-pull out yung pera. No? So ngayon, tingnan natin to these scenarios kung paano magiging safe yung investment natin. So sa scenario na to, magpapakita ko ng tatlong scenario. No, na ang gagawin daw natin is mag-i-invest tayo ng 100 pesos per month. No, and dito sa tatlong scenario na to, mag-chat po tayo ha, pumili kayo kung saan scenario nyo preferred mag-invest. No, though hindi naman natin alam kung ano talaga sa actual ko ano mangyayari. No, so first scenario, uptrend. So every month na nag-i-invest ka, pataas ng pataas yung price o net asset value per share ng mutual fund o nung stock market. No, so let's say month 1, 'di ba? Every month naglalagay tayo ng 100 pesos. So naglagay ka ng 100 pesos. Ang price niya no month 1 10 pesos. So makakabili ka ng 10 shares. Ito na sa taas na 'to, may asterisk is number of shares. So month 2, naging 12 pesos. Month 3, naging 14 pesos. So nakabili ka ng 7.14 shares. Month 5, naging 18 pesos at month 6, naging 20 pesos. So, nakabili ka ng 5 shares. No, so, uptrend. Ito po yung scenario number 1. No, scenario number 2, downtrend, then recover. So, biglang bumagsak yung stock market o yung price ng ating mutual fund, pero naka-recover. No, so, month 1, 10 pesos per share. No, so, nakabili ka ng 10 shares. No, no, nag-invest ka ng 100 pesos. Month 2, nag-7 pesos. Month 3, nag-5 pesos siya. So, 20 shares yung nabili mo. Month 4, month 5, month 6, nakabawi siya, bumalik sa 10 pesos noong month 6. No, so, yun yung scenario to. Downtrend, then recover. Scenario number 3. Downtrend, did not recover. So, nung bumagsak or bumaba yung price, no, so, hindi siya nakarecover. From 10 pesos, noong month 1 nag-invest ka, month 2, naging 4 pesos, so nakabili ka ng 25 share. Month 3, naging 2 pesos. Month 4, naging piso. Piso per share. So, nakabili ka ng 100 shares. Month 5, nag 2 pesos. Month 6, naging 6 pesos or 7 pesos. No? Ay, 5 pesos dito sa month 6. No? So, ito yung downtrend did not recover. So, sa tatlong scenario na yan, no? So, alin dyan yung mas maganda talaga yung return? O mas prepare mo na nasa scenario na yun, no, na mag-i-invest ka? No, so chat nga po tayo sa chat box kung ano yung mas prepare nyo dyan sa tatlong scenario. Gusto mo ba scenario 1, scenario 2, or scenario 3? O kaya sa kung first time mo umattend, sa unang tingin, ano yung mas prepare mo during nag-i-invest ka? Yung pataas sa scenario 1, scenario 2, bumaba tapos naka-recover? Or scenario 3, bumagsak tapos hindi naka-recover? No, so sa palagay mo, ano yung mas okay na trend habang nag-i-invest? No, kasi sa actual naman, no, sa tunay na buhay, habang nag-iipon ka or nag-i-invest, hindi naman talaga natin alam, no, kung ano yung actual na mangyayari, no. Pero yan yung mga possibilities, no. So titingnan lang natin kung okay ba talaga kapag nag-i-invest tayo to different scenarios, no. So tingnan natin ang result. Scenario 1, ayan, yung uptrend. Siyempre, gusto natin pataas talaga yung price.
no, nung investment natin, no, ng mutual fund. No, so tingnan natin yung actual return niya. Total number of shares na nabili is itong nasa taas, no, yung may mga asterisk. So 42.28 shares. Last share price is 20 pesos. No, so 20 pesos. So again, para malaman natin yung value ng pera natin, number of shares mo multiplied by the current price. So total value 845.6. Total contribution, di ba, nag-invest tayo ng 100 per month. So that's 600. Gain after 6 months is 245.60. No, 41% over 6 months or 6.8% per month. So congratulations if napili mo yung scenario 1, panalo or nag-gain tayo ng 41%. No, so tingnan naman natin yung scenario number 2. Scenario number 2, downtrend, tapos naka-recover siya, bumalik sa 10 pesos. Again, i-multiply natin yung number of shares na acquire natin, 85.25 multiplied by the last price is 10 pesos. Total value ng investment natin is 852.50. Total contribution, 600 pesos. Gain after 6 months, 252.50. 42% over 6 months or 7% per month. No, so gain pa din. No, so ibig sabihin, pag pataas, gain ka. Pag bumagsak tapos naka-recover, gain ka din. So congratulations din kung napili mo yung scenario number 2. So tingnan naman natin ang scenario number 3 na bumagsak tapos hindi naka-recover. Yan, hindi naka-recover, no. Total shares na nabili natin, in-add up natin ito nasa taas, 257.22. Last share price is 450. No, so total value, 1,157.49. Total contribution is 600 pesos. Yun, na-invest natin. Gain after 6 months is 557.49 or 92.9% over 6 months or 15.5% per month. So, gain pa din. At kung titingnan nga natin, siya yung pinaka malaki yung gain. No? So, bakit ganun? Bakit mas malaki yung gain nung bumaba tapos konti lang, di nga naka-recover? No? So, kung mapapansin nyo po, pa sa pag-invest again, ang goal po natin is maka-acquire ng maraming number of shares. No? So, kasi kung iba, kapag hindi talaga financially educated, no? So, kapag bumababa yung stock market, no, so natatakot, pinu-pull out yung pera, wino-withdraw ng palugi. Pero kami dito sa IMG, dahil mga financially educated, na aral natin siya, kapag bumababa yung stock market, mas nag-i-invest, no, so mas naglalagay ng pera. No, so kung napansin nyo dito, nagpiso, di ba, nag-invest yung 100 shares yung nabili. No, so kapag bumababa po ang mutual fund price, opportunity po yan to invest. No, so kasi kung one time ka lang nag-invest din dito, let's say 600 pesos ka one time lang, no, dito lang sa month 1, hindi ka na naglagay, so malulugi ka talaga. So ang sekreto lang po dito is whatever the market situation, which is hindi naman talaga natin alam kung ano nangyayari sa tunay na buhay, no, kung tataas ba siya, bababa or makaka-recover, malalaman lang natin siya sa actual. Ang sekreto lang po diyan is consistent investing. No, so every month kailangan nag-iipon po tayo or nag-i-invest para whatever the market situation, magi-gain talaga tayo. No, so though sa mutual fund is hindi naman po talaga required na monthly, pero para kumita talaga o magkaroon talaga ng magandang return, gawin natin siya monthly. No, so usually ganun yung mga naghihingi sa akin ng advice. Sir Ax, mayroon ako ganitong kalaking pera, gusto ko isang bagsak sa mutual fund. No, so hindi po natin siya nire-recommend. So sinasabi namin is i-diversify mo po muna yan, spread mo, then every month ka po mag-invest. No, so instead of one time, big time. No, kasi again, hindi po natin malalaman sa tunay na buhay kung ano ba talaga ang mangyayari sa market. No, so again, pinakita lang dito, whatever the situation, wag daw po tayo matatakot. No, kailangan lang consistent tayo mag-invest until ma-reach mo ang target goal mo. No, kung ang target goal mo is 5 years consistent kang mag-iipon, no?
So, suggested strategy, invest regularly or cost averaging. Cost averaging po kasi yung nangyari dyan. No, nag-average yung price kasi every time naglalagay ka. And our main goal is to accumulate more shares over time. No, so habang nag-i-invest tayo, continuously nag-i-invest, mas maraming shares ang nabibili natin. Okay, so develop the habit of investing at kailangan may support po talaga tayong protection. No, so doon papasok yung solid financial foundation natin. Kasi baka mamaya, no, nag-i-invest ka, nag-iipon, pagdating ng month 4, no, di ba mababa yung price, may nagkasakit sa family or tayo mismo nagkasakit, sa halip na magdagdag tayo ng investment, hindi na tayo makapagdagdag o kaya ma-withdraw natin siya na mababa yung price. Doon po tayo malulugi. No, kapag pinull out natin siya na mababa yung presyo. No, so kaya yun din po ang kahalagahan ng pagbibuild ng solid financial foundation. Okay, so medyo kampante na ba na pwede pala talaga mag-invest sa mutual fund na nawala na ba yung takot doon sa pagtaas at pagbaba ng price? No, so ang tanong na lang is how to start? Sige po, gusto ko na, paano po ba mag-invest sa mutual fund? Syempre, kailangan natin ng pang-invest. So minimum is 1,000 pesos or 5,000. So depende po sa mutual fund na mapipili mo. And mutual funds have fees. So may pamasahe po yan, kagaya na banggit nun sa jeep, di ba? Sa video. So may sales load na can go as high as 4.5 to 5%. No, kung 5%, yun po yung value na ibabawas sa ini-invest mo, sa hinuhulog mo. But if IMG member ka, say nag-decide ka to be part of IMG, so waive na po yung charges. No, kasi kung dumiretso ka sa mga mutual fund companies, i-charge ka ng 5%, eh paano kung sa pag-i-pull mo, naka-invest ka ng 100,000, di ba? 5,000 na din yun. No, ay kung tuloy-tuloy ka pa din nag-invest, naka-invest ka ng 1 million, di ba nasa 50,000 pesos din yung charge. So medyo malaki. Eh magkano lang yung membership natin sa IMG, 5,500. May 1,000 mutual fund account na din, no? And kailangan mo din mag-fill out ng mutual fund forms. No, so fill out ka po ng mutual fund forms, fresh signature, so kailangan siya. Mag-attach tayo ng copy ng valid IDs mo. Kailangan merong one government issued na ID at kailangan po pare-parehas yung pirma. Yung pirma mo dun sa forms at pirma mo dun sa ID. Kailangan magkakaparehas po yan. So match. At required na po ang may TIN. Tax identification number is a must pag mag-i-invest po sa mutual fund. So kahit ano po yan, kahit tax-free yung mutual fund, nilalagyan pa rin po yan. So for minors, so pwede po. Pwede mag-invest kahit minor, kahit baby pa lang, pwede. Basta meron siyang PSA birth certificate. No? So, interest for account ang tawag po dyan. Isang minor at isang legal age. No? So, parang dalawa sila. Joint account. No? Legal age at isang minor. At maganda din yan, baby pa lang, pag pinag-i-invest na, yung mga nakukuha sa Christmas, sa Christmas o kaya sa birthday, pwede na kagad i-invest. No? So, convenient way to start. So may mas magdaling paraan po ba para maka-start sa mutual fund? Okay, OFW po kasi ako eh. Nasa dito sa ibang bansa, paano po ako mag-fill up? No, wala po bang online-online? No? So merong through online kapag nag-enroll ka with IMG. So again, we have more than 30 benefits sa IMG. Pero kapag nag-member ka for 5,500 pesos, and every year or end of December, meron po siyang renewal of 1,500. No, so automatic, meron ka na kagad 1,000 mutual fund account. No, so for members po yan na nag-start ngayon January 2020. So kung dati kang member sa IMG way back 2019, 2018, no, so mag-add up ka na lang to your online membership portal. No, so pero sa mga new, so let's say may nakikinig dito na hindi pa IMG member, pero convenient way to start kahit wala kang TIN, wala kang ID, hindi mo kailangan mag-fill up ng form. Mag-fill up ka lang po ng registration link online sa IMG. Pwede kang mag-start with online banking o kaya credit card kahit hindi ka makalabas. No? So GCash pwede din, PayMaya. No? So basta makapag-bank transfer, makakastart ka na ng 1,000 mutual funds sa Sultivo. No? So again, yun yung pinakita ko na allocation kanina.
At kapag mag-o-open up ka pa or mag-o-open ka to other mutual fund accounts, let's say, aside from Soldivo, nakasama sa IMG membership, gusto mo din mag-open to other mutual fund accounts like Atram, PhilEquity, Sun Life. No? So, mutual funds are 0% entry fee. So, wala na po yung pamasahe sa Jeep. Libre na. No? Member ka na kasi sa IMG. At meron ka din mga free investment seminars and training, market update through online o kaya live session kapag IMG member ka. No? So, yan po yung convenient way talaga to start ng mga mutual fund. Pero pag dito, kailangan mag-fill up ka pa ng actual form. No, kapag dito sa other mutual fund companies. Sa IMG membership, yun lang sa Soldivo ang automatic kasama. So, how can I monitor po yung mutual fund ko? Makikita ko po ba kapag nag-grow o kaya yung shares na napili ko? Yes, if through IMG ka nag-invest or nag-member ka sa IMG, so magkakaroon ka po ng ganitong online members account. No? At dun sa dashboard, nandun na yung Soldivo. Makikita mo yung portfolio mo at yung number of shares kung ilan siya at yung current price. Yeah, so pwede mo makita yung portfolio mo, yung net asset value per share during that time, o to 0.58 noong April 22. No, tapos makikita mo every time naglalagay ka, nagsasubscribe ka. So ako naglagay ako ng February and March. No, so booking date nakalagay kung magkano ko siya nabili. Ang laki pa, 0.71, ngayon 0.55. The number of shares accumulated. So kapag mag-a-add ka, i-click mo lang add subscription, no? Pag magwi-withdraw ka, request redemption. No, so pero again, wag mo wi-withdrawin until hindi mo nare-reach yung goal mo. Other mutual funds, mayroon pong statement of account na pinapadala sa email. Every quarter pinapadala po 'yon pag walang online account yung mutual fund company. And other mutual fund companies, meron din silang online account portal. Ito na, how to withdraw. Oh, withdraw ka agad tayo. Pero start muna tayo ha, before mag-withdraw or redeem funds. So madali lang naman mag-redeem ng funds. May charges nga lang po yan, 1 to 2% if within the holding period. Usually 6 months ang holding period. Pero again, no, so pa mag-i-invest tayo long term. No, so wag pong sobrang, yeah, kagaya na, less than 6 months. May charge talaga siya. Kasi hindi pa naman na ma-maximize yung growth ng pera mo. Fill up lang ng redemption form. Then identify mo dun sa redemption form if kung gusto mo through check mo makuha yung pera or a direct deposit ng mutual fund company sa personal bank account mo. At it will takes only 5 to 7 banking days para mag-reflect sa personal bank account mo. Kasi ako na-try ko na din mag-redeem, no, nung nag-prepare kami for our wedding fund, so nag-invest kami sa mutual fund, then nung kailangan na namin yung fund, binitraw ko lang din, nag-redeem lang ako. And wala pang ang 5 days, nag-reflect na sa personal bank account ko. Yeah. At ito pa, ang masamang question. No? Pero nilagay ko na lang din, kasi usually yan yung tinatanong eh. Sir, what if may nangyari sa akin, no, makukuha po ba ng family ko yung investment ko sa mutual funds? Or paano po nila malalaman na may investment ako dun? No, sabihin niyo po, dapat alam ng family na may investment po tayo. No? If, pero kapag investment mo ay nakalagay sa IMG membership o dun sa Soldivo funds through IMG, no, yung IMG membership po kasi natin is transferable o meron po siyang vesting rights, no, so automatic magta-transfer po yung sa family yung login details natin and yung membership account natin sa IMG, so kasama na pong matatransfer yung ating Soldivo mutual funds doon, no, so pag na-transfer yung sa family, no. Kapag dito po yun ha, kapag dito ka nag-invest sa Soldivo Mutual Fund na nasa IMG portal. Pero kapag sa other mutual fund, no, so subject po siya sa state tax. No, so magsasubmit pa po ng mga debt requirements, certificate, state tax certificate, no, before ma-transfer po yung fund or bago makuha ng family. No, parang sa bangko, di po ba pini-freeze siya? So ganun din. At better, so mas maganda, meron po tayong co-investor or ka-joint account doon sa ating mutual fund. No, so para makapag-open po nito, kailangan nyo may actual form, no, kapag mga joint account. Doon sa IMG membership, wala po siyang joint account. So separate application nito. Kahit sino po, pwede, kahit hindi relative. Friend mo lang, common friend, okay, pwede mong gawing co-investor or ka-joint account. Pero syempre yung trusted mo. And meron po tayong dalawang type of joint account. Pwede pong joint end. Kapag joint end, both signatures are needed on withdrawal.
no? So kapag magdadagdag, kahit isa lang yung nakapirma, pero pag magwi-withdraw, kailangan parehas po nakapirma. Upon death, 50% po ang ang ma-access ng living investor, no? Pero yung kalahati subject to state tax pa. So maganda joint or, no? So kasi kapag joint or, one signature needed kapag magwi-withdraw, no? Upon death, 100% can access by living investor, no? Kaya lang kapag joint or, syempre kailangan trusted po talaga yung kukunin mong ka-joint account, no? Kasi may case na mag-boyfriend girlfriend nag-joint or for their wedding fund pero nag-break, no? Hindi natuloy, nagpaunahan mag-withdraw, no? So hindi ko lang nabalitaan kung sinong nauna, yung babae ba o lalaki, no? So kailangan trusted yung isasama mo dito sa ka-joint account mo. So mas maganda family member mo din po, no? And dyan din papasok ang importance ng ating solid financial foundation, no? So kaya nga po, whatever the whatever happens, no, kung may mangyari man, at least may protection tayo for ourselves, sa health natin, sa ating family, may life insurance tayo, may emergency, may any amount na or sum of money na pwede tayo magamit. And with IMG Learning Program, so tuturuan po namin kayo or i-guide namin kayo step by step paano i-build up itong solid financial foundation at syempre makapag-start sa iyong mutual fund investment. At para mas mag-guide ka po, no, so you can contact the person who invited you sa financial class na to o kaya kung sino ang nag-share sa'yo ng video na to, no, so i-contact mo lang po siya, no, para ma-assist ka namin or ma-assist ka niya to start your investment and ma-build ang iyong solid financial foundation. And again, i-run through ko lang din po ang ating IMG program, no, so daanan lang po natin. Pero pwede nyo naman pong itanong to sa taon nag-invite sa inyo to attend this session or nag-share sa inyo ng video na to. So sa IMG membership, sa 5,500 na yon, ang daming benefits, no? From financial education, lifetime seminars, training and support, access to different investment companies. So meron ka nang 100,000 accident insurance, kasama na din po yon sa membership, no? And ang dami mga access mo dito. Ito na yung sa mutual fund. Meron kang 1,000 mutual fund account. May stock trading din po, ha, sa level 3. Let's say gusto mo talaga is ikaw na yung mag-manage ng portfolio mo o ikaw yung mag-buy and sell. So meron din po tayo with IMG. So we have specific training for that. Paano mag-stock trading. And 30 benefits. Discounts. No? Car insurance, travel insurance. May mga nire-renew kang insurance. May discount tayo dyan. Into real estate investing ka, no? So parang ay gusto ko rin po mag-invest sa real estate. We have partners po. You can avail discounts to top developers sa Philippines. Pati memorial lots meron din, no? Estate preservation. Oh, yun nabanggit ko kanina, yung estate tax. So we have partner lawyers, no, para mag-prepare po for the estate tax. So may mga discounted rate po tayo dyan. Auto program. So may discount po tayo pag bibili tayo ng brand new car, any brand, any model. No, and the rewards. So we have a entrepreneurship program, build a financial industry business na maganda ding maaral natin, no, kasi syempre para mas dumami yung pang-ipon natin, no, kasi pag minsan sobrang kulang talaga yung pera natin, no, so maganda may other extra income tayo. Ayan, so that's it. So thank you so much. So I hope may natutunan po kayo ngayong session natin. If may mga questions po kayo, i-avail nyo po ang free one-on-one online coaching with the person who invited you to this session o sa nag-share sa'yo ng video na to. No? So, para po mas ma-discuss detailed on how you can start to save and invest sa mutual fund and build your